Ang guest po natin ngayon ay isang simpleng tao, galing sa simpleng pamilya. Tinaguyod ang kanyang pag-aaral para makatapos. Siya po ay si Sir Carlo Pons. Nakatapos po siya ng computer science sa Osminya Colleges noong 2023. Halika, salubungin po natin si Sir Carlo Pons. Yay! Hello po, ma'am. Thank you so much po for inviting me here sa inyong programa po. At saka sa mga Mas Batenos po, magandang hapon po sa inyong lahat. So, Sir Carlo, kumusta ang buhay? Okay lang naman po, ma'am. Patuloy na lumalaban para sa buhay. Bakit may nilalabanan ka? Love life o anything? Siyempre, sa pang-araw-araw natin, kailangan natin lumaban. Kumbaga, kumayod para masustain natin ang ating mga pangangailangan. Yan yung laban na tinatukoy ko, ma'am. Ano laban na laban na yung bang-bang-bang? Bang-bang-bang. Anyway, ilan kayo magkakapatid? Actually, dalawa po kami magkakapatid, ma'am. Yung isa kong kapatid is babae. Ilang taon? 16 years old. Nasa school na? Yes. Nag-aaral po siya dito sa Comprehensive High School, grade 9 po. Grade 9, yung mother nyo? Yung mother naman po namin is nag-stay lang siya sa bahay since she is mentally unstable. So, nasa bahay lang po siya. Hindi namin siya inaalaw na magtrabaho talaga. Actually, sa baso, yung tinatrabaho niya lang is nasa bahay lang po. Tumutulong-tulong sa amin. Galing yung kailo. Ayun yung patrabaho ng mother niya. Yan, talagang dapat. Anyway, saan ka nag-work ngayon? Actually, I am working here at the MGPI office na naging assistant mo ni Sir ay ni Dr. Marfiga, Ricardo Marfiga. Yung and, dating principal? Yes po, si Sir Ricardo R. Marfiga is retired na principal ng National Comprehensive High School po dito sa Masbate City. Ano yung sinabi mong association ba yun? LGU ba yun? Yung MGPI, ma'am? Yes, yes. MGPI is the government organization and also it is a SEC registered po. I see. Kumbaga, legal siya. Yes, legal. Association yan. Organization pa. Ng mga professional. Yes po. So, ibig sabihin, for example, ako hindi ako professional. Hindi ako professional, hindi ako pwede. Kasi mas bati group of professionals. So parang... Yes, so parang kasi as a professionals is may sinusunod tayo na criteria. May criteria tayo. Kumbaga kailangan natin ng licensure examination or kumbaga isa kang licensure examination passer para makapasok sa organization na ito. Kasi it is group of professionals. So to consider niya sa professional is kailangan mo muna ng eligibility po kumbaga. So, hindi lang siya, kumbaga lahat ng mga professionals. Opo, mayroong professionals. Yes po. Yes po. Yes po. Yun yun. So, kumusta naman ang love life? How's love life? Sa love life po muna is, wala po muna tayong love life since we're nasa stage pa lang tayo ng pagtulong sa pamilya. So, yung iniisip po muna natin is yung ating pamilya, kung paano natin matulungan. And of course, may kapatid po akong nag-aaral. So, hindi po talaga muna pwedeng hindi pwedeng pagsabagin. Kasi yung pag-jojowa is isang additional expenses po yan, ma'am. So, once na nag-jowa ka, para ka din nag-commit na... Nag-commit ng another, kumbaga kontrata. Yes, nag-contrata ka ng another expenses mo. Unahin po muna natin yung ating mga monthly bills kasi para hindi tayo mahirapan. Kasi kung uunahin natin yan, talagang maghihikahos tayo. Ako rin kasi sa lahat ng ayoko yung bills na tinatawag kasi ayoko ng electricity bill, wifi bill. Lahat na bill-bill na yan. Kahit na yung katawan yung bill-bill sa katawan na yung kung kaya ay bills. Okay. Yun naman yung makaka-stress eh. Lalo na pag wala ka pang pambayad, talagang mas may stress ka. Bagay, tama ka nga yun. Ilan daw ba na, Carl? Actually, napakabata pa, ma'am. Yun yung natatanong is, I am 23 years old and of course, patuloy na nabubuhay. Mas madadagdagan na madadagdagan. Yes. Anong masasabi mo sa mga kaedadan mo na
Anong may advice mo na lang sa kanila sa mga pa-issue? Advice ko lang ka sa Gen Z na tinatawag? Yes, I am from Generation Z. Mm-hmm. So, advice ko lang po sa mga kaedad ko, sa mga fresh graduates na nahihirapan maghanap ng magandang trabaho, may mga pamilyang tinutulungan, may kapatid na tinutulungan na kaaral. So, patuloy lang po tayong lumaban sa buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa po. So, laban lang. Oh, yeah. So, mga ka-Indemus Day, napakinggan po nyo ang mensahe po ng ating guest ngayon na si Sir Carlo Pos. Lalo na sa mga kaedaran niya ngayon. So, sana may napulot po kayong aral. Yung sabi nga niya, huwag daw mo naman tuwa kasi dagdag daw yun sa responsibilities. Yes po, ma'am. Since darating naman po talaga tayo dyan sa stage na yan na mag-aasawa, mag-jowa-jowa, pero for sa ganitong edad or sa ano sense 23 pa lang naman tayo. Hindi pa naman tayo lampas sa kalendaryo, ma'am. So, unahin po muna natin ang ating pag-aaral. Hindi ko naman po sinasabi na huwag kayong mag-jowa kasi darating din po tayo sa part na yan. May napanood nga ako at the age of 59 sa kakinasal, ikaw pa, 23. Yes, so, pero parang hindi hata naman magkaanap na magsasa isang 59. Hindi kasi ngayon, naniniwala ako pag may pera ka, lahat na gagawin. Yes. Everything is possible as long as may ano ka, may pera. Diba? Kagaya ng sasakyan, pag walang gasolina, hindi aan na. Yes, naman. So, thank you so much, Sir Carlo, for passing by dito po sa aking programa, sa Indemus Day. Sa lahat po nang nakikinig, paki-subscribe and follow. Yes, of course. Ganyan din sa aking mga friends dyan na nanonood is tulungan po natin si Ma'am Inday Muslim na mag-follow sa kanyang Facebook account para mas papanood po siya ng mas maraming tao po. Baka may ano ka din, may page ka, may nag-reels ka? Nag-reels po ako actually personal mo. Pero hindi na lang proposal. It's up to you guys if... It's up to you hindi, it's up to you. Pwede naman po i-follow ang aking personal account. Ang Facebook account ko lang is Cross Carlo. Yun lang po, wala na pong iba. So thank you so much. Masalama. Thank you so much, Roma. Bye-bye.